Hi guys! Welcome sa Sip 9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on LaTeX. So kung sinusundan nyo itong series na to sa tutorial 2.01, sabi ko sa inyo, gagawa tayo ng exam no, gamit ang LaTeX at yung pinaka-target output natin ay ito. No? So naka-format na yung document, merong name, naka-bold, naka-indent yung mga different parts ng exam. Yung heading, no, tapos meron tayong image, at maayos yung margin, no? And kung makita nyo yung ating output so far, no, eh medyo malapit na, no? Kompleto na yung questions, hindi pa lang naka-format yung dokumento. So in this video, pag-aaralan natin yung basic formatting, no, paano ba mag bold ng text, paano ba mag-align, no, and so on and so forth, no. So una, ang gagawin natin ay gagawin nating bold yung part 1, part 2, tsaka part 3, yung mga headings, no? So, paano ba tayo nagbo-bold ng text, no? Ang ginagawa natin ay, o yung command ay backslash text bf. So, bf means bold font, no? So, ilalagay mo dyan between the curly brackets kung ano yung text na gusto mo i-bold, no? So, in this case, gusto nating i-bold yung part 1, true or false. So, ilalagay natin siya dito. Okay, so, ilagay natin yung double backslash dito para naka-next line itong instruction natin. Okay, so tignan natin. Save natin, tapos sira natin yung code. Okay, so ito na siya, di ba? Naka-bold na siya. Paano natin siya i-indent, no? Kasi kung mapapansin nyo dito sa output natin, naka-indent siya. Okay, so, i-indent natin yet siya using the flash left command. Okay. So, ang flash left command ay itatype natin yung backslash flash left tapos curly brackets. No? At ilalagay natin doon sa loob ng curly brackets kung ano yung gusto natin i-flash left. So, lahat yan, yung itong text na ito, na naka-bold na yung true or false. Part 1, true or false. Okay, so, nasa loob siya ng flash left. And, tignan natin kung ano mangyayari. Okay, so, ayun na. Nakita nyo na, naka-ano na siya. Naka-indent na siya, no? Okay, so, gusto natin gawin yan sa part 2, tsaka sa part 3, no? Ang pinakamaganda siguro, pinakamabilis, ay i-copy-paste na lang natin to. Tapos palitan na lang natin yung text, no? So, copy natin to. Tapos i-copy natin dito sa part 2. Tapos kopyahin na lang natin yung text, no? Part 2. Do as indicated. Tapos burahin na natin to. Tapos sa part 3, ganun din, no? Word problems. Paste na lang natin dito, tapos part 3, word problems. Okay? Sige, check natin kung ano magiging itsura. Okay, so, oh, naka-align na sila. Naka-align left na sila lahat. Okay? So, nakikita nyo na siguro. May tura. Okay? Of course, yung mga equations tsaka expressions, kung makikita nyo, malalaki siya, di ba? So, kung naalala nyo yung command dyan, gumamit tayo ng backslash display style dun sa mga fractions para lumaki, no? O dun sa mga ganito, hindi na natin ginagamitan kasi nasa sentence siya. So, lalaki kasi yung space. Pero sa mga ganito, kung mapapansin nyo, eh, maliit yung 2x minus 3 dito. So, lalagyan natin ng backslash display style yung A, yung C, tsaka yung ito sa number 3. So, prove the identity. So, sa part 2, lalagay tayo ng backslash display style. Tapos, ilalagay natin yan sa lahat nung fractions before yung backslash frac na command.
Meron din tayo dito. At meron tayo sa baba. So these are finishing touches, no, dun sa document natin. And there you go. Malalaki na siya, di ba? Maayos na siyang tignan. Okay. Makihan siguro natin konti. Yan. Okay, so ano na yung susunod natin gagawin? Ang susunod natin gagawin ay gusto natin i-center yung image dito. So, paano natin gagawin center yan? Nasa gilid siya, di ba? Saan ba yung image na yun? Saan yung code? Alala nyo pa, ito yun, di ba? Ito yung include graphics. So, para makapag-center ng image or text, gagawin lang natin ay begin, tapos center, tapos end center. Tapos lalagay natin yung mga text or image na gusto nating i-center dun sa gitna. Okay. So check natin. Ayun. Nasa center na siya, no? Nasa kabila yung ating image na ibig sabihin malaki siya. So pwede nating liitan, no? Pwede natin gawin 0.3 para medyo lumiit yung image. Yung scale niya, gawin natin 0.3. Kanina, 0.4 para lumiit yung image. Ayun, nandun na siya. Pumunta na siya dun sa unang page. Meron tayong 2 pages. Okay, so susunod, lalagyan natin siya ng title kagaya dito sa ating final output. Meron siyang math 1 and then final examination. Naka-center siya, tsaka naka-bold. So, syempre, isi-center muna natin siya bago tayo maglagay ng text. Saan siya? Before yung true or false, diba? So, unang-una siya. And after siya ng begin document. So, since naka-center, pwede na nating lagyan ng begin. And then center. Tapos, nandun yung naka-bold na text. So, that, backslash text BF. And then math 1, tapos another is, and then final examination. Okay, tignan natin. Okay, so nandito siya, di ba? Bakit siya magkadugtong, di ba? Wala siyang double backslash. Lalagyan natin siya ng double backslash para bumaba yung ating. Yung double backslash, next line siya. Ibig sabihin yung susunod na text ay nasa next line. Okay? So, nandito na siya. Next is, kung makikita nyo, meron tayong name, no? Ito na lang yata yung kulang natin, yung name. So, name. Naka-flash left din siya, di ba, yung name? Kita nyo, naka-indent siya. So, mag-flash left tayo. Yung name is after ng final examination, di ba? Before, before yung true or false. So, maglalagay tayo dito. Flash left. At kung naalala nyo, naka-bold din yun. So, BF. Text BF. And then the name. Text na name. And let's check. Oh, bakit kaya? Ano kaya yung problema? Oh, flash left. Kulang tayo ng H. So, nakikita nyo, pag mali yung command, mag-error siya. Okay? So, ito na yung name. At ang kulang na lang natin yung underline. So, paano yung command ng underline? After ng name, lagyan natin ng slash H rule, horizontal rule, fill. Fill meaning hanggang sa kanan. Fill niya hanggang kanan. Okay, so ito na yon. Okay? So, halos ano na. Pareho na nito. Kaso maliit pa rin yung ano, no?
maliit pa rin yung, ah, nandito pa rin siya. Anyway, ma-adjust natin yan mamaya. So, ano ngayon ang pagkakaiba na lang dito? Kung mapapansin nyo dito, mas mahaba yung sakop ng text, no? Mas maliit yung margin niya. So, mas maliit yung margin niya. Ito, malaki yung margin niya. So, yan, di ba? Malaki yung margin niya, malaking sakop niya. So, dapat hanggang dito man lang yung name, tapos hanggang dito. And gagawin natin yan using the use package, yung mag-adjust tayo ng margin. Kung napanood nyo yung previous video, ang use package, sabi ko sa inyo, ay nagko-call tayo ng packages para makagamit tayo ng certain command. Kasi yung bawat command ay meron siyang corresponding package. So, use package. And this time, meron tayong parameter. Gusto natin ay letter paper. Letter paper, ibig sabihin yung short man paper. And then, ang gusto natin na margin ay 1 inch. Tapos yung package na yan, tawag natin ito job tag. Okay? Yung use package, kinagamit siya or kinatype siya before the begin document. So, hindi mo siya tinatawag after nitong begin document. Palagi siyang before begin document. Kung mapapansin nyo, liliit yung ano niyan, liliit yung margin. So, usod yung text both sides. Ayan. Okay? So, malaki na siya, di ba? Kaya umakyat na yung image, no? So, pwede na natin ibalik sa 0.4 itong image. Kanina, binalik natin siya sa 0.3, di ba? Kasi maliit siya. So, para mag-next page na itong word problems, pwede natin palitan ng 0.4. Itong scale ng ating image. Okay? Okay. So, this is exactly, no? This is exactly the same as dun sa target output natin. Diba? Wala kayong nakikita pagkakaiba. It's the same siguro. May konting pagkakaiba yun sa spacing. But I guess what we've done here is very similar to our target output. Okay, that's it. Huwag kayong bumitaw kasi marami pa tayong matutunan dito sa ating tutorial series. Sa susunod na video, i-discuss ko sa inyo yung mga more on formatting. Kasi natutunan lang natin mag-bold font dito. Paano kung gusto natin palitan yung size, no? Yung margin natin, paano natin babaguhin? Ito, 1 inch. Ibig sabihin ng 1 inch is 1 inch lahat. No? Paano kung gusto natin 0.5 inch lang dito? So yung mga nitty-gritty ng formatting, siguro pwede natin yan pag-usapan sa susunod na video. Okay, maraming salamat sa pag-follow nyo dito sa ating tutorial series. Again, marami pa tayong matutunan, so just keep posted. See you!